nakakaawa. Tsaka hindi ko makakalimutan na kwento niya. Sabi niya, mama, yung mga estereo po, inipon ko kanya. Kinuha ko lahat yung mga ulo ng tilapia at saka kinuha ko yung mga malinis na kanin. Kinain ko yung nagugutom ako, sabi niya. Sabi niya, alam kumakain, sabi niya, balang araw kakain ako ng masarap. Balang araw kakain ako ng masarap. Wala man sa pinagmahay nga ni anak kay pagsakripisyo sa iyang papa. Karon gibaslan man ug grabe ka blessing. Supra. Of Korea is about to be broken here inside the MOA Arena. Kilos Pilipinas finally picks up a victory. Dito na tayo, taas noo, nakapanalo sa Mandaigdigang Entablado. Ang kapatiran ay isang samahang pinagbubuklod ng mga taong iisa ang layunin. Isang samahang pinagtibay ng panahon at mga hamon ng buhay. Mula sa magkabilang panig ng Pilipinas, pinagtagpo ng tadhana sina John Mark Tingris at Junmar Fajardo na dalawang mahalagang haligi ng Gilas Pilipinas. Nung nag-e-bail ako, napapanood ko na si Ping. Tapos nakita ko si Ping sa computer shop sa Metroken. Doon ako naglalaro dati, nung e-bail ako. Then si Ping, nasa likod ko. I mean, nasa likod ko siya, naglalaro din siya. Pero nahihiya pa ako no, lumapit kay Ping. Eh. Si Ping, I think RP youth days pa lang. Siguro 12 years old ako noon eh, nasa RP youth kami. Si Junmar, I think 2012, yung nasa ABL kami ng San Miguel. Nagbuo ng team yung San Miguel for ABL. Si Jun Cabato, kaibigan ko. Kaibigan niya rin, naging teammate sila. O, ang unang narinig ko dyan, hindi about basketball eh, tol. Si Junmar Pajardo naglalaro din ng Dota. Ah, talaga? Kasi kami ni Ping, nung let's say, nasa PBA pa ako, magdodota kami yan every day, almost every day from siguro after practice until mga 9, 10 na gabi. And then nung time na nag-ABL na ako, naglalaro pa rin kami. And then eto si Junmar na lamang ako naglalaro din ng Dota. Tapos by that time, in-invite ko sila parehas na sabi ko, tara, laro tayo one time. Si Jun Cabato nagsabi sa akin noon, sige, yayain mo sa Metro Walk tayo laro. Tapos nung kinagabihan na yon, nagkita kami, naglaro kami, tangkad dito ah, pero hindi pa siya ganun kalaki, hindi pa ganun kalaki yung katawan niya, payat pa siya talaga. So, naglaro kami, magaling nga rin maglaro. So, doon ko talaga siya una na ano, nakilala. Natatawa ko sa kanya, ang lit nung mausa kanya eh, sa kamay niya. Natatawa ko sa kanya eh, tapos laki-laki, alam mo yun. Tapos nung nag-PBA na ako, yun, siniko niya ako eh. So, kasalanan talaga ni Ping na. Sadyang mapagbiro ang tadhana. Dahil sa hindi inaasahang aksidente, lalong napalapit sina Mark at Junmar sa isa't isa. Look at Pingris looking to wiggle his way out of trouble. Di ko naman sadyo yung siniko ko dati si Jun. Pero at least mas mabuti na nangyari yun dahil doon kami nag-close, di ba? I think nakita kami one time na nag-usap kami na bigot nangyari kay Junmar. Kami yan, tamaan ko eh. Sabi ko, ano nangyari? Na-rebound ko kasi yung bola noon eh. And then, J-Wash, tapos siya. Lalaki nito mga to, di ba? So parang ako, ginagano ko yung bola. And then, eh siyempre sa tangkad niya, tapos natamaan ko sa ano niya. So, yun. Yung pagkatama ko sa kanya, hindi ko alam na ganun pala ka-seryoso. Pinuntahan namin siya sa ospital. Gusto rin niya talaga mag, di ba, sorry ng personal. Which eventually, I think yun naging parang
dahilan kung ba't sila parang iba naging sobrang close. Hindi ko naman nakita yung ano, nasiko siya ni Ping. Yun sa akin lang sabi nila, ano, nasiko daw. Hindi naman yun ano, sinasadya, laro lang naman yun. Tinawagan ko siya, sabi ko, Dong, kumusta? Sabi niya, Mama, okay lang ako. Nakabili ako ng newspaper, nakita ko yung nakahiga ng ano, sa bed ng hospital. Talagang na-shock ako kasi hindi ko alam. Pero sabi niya, Mama, wag kang malungkot, wag kabahan, kasi okay lang naman ako, okay ra. 3 weeks ata ako sa hospital nun eh, tapos binisita niya ako. Sama si tropa namin, si Jun Cabate. Inabot niya sa akin yung chichiria, tapos sabi niya, Tol, peace na tayo. Sabi niya, Tol, okay lang yun, part of the game. Parang kanya naman talaga eh. Hindi naman sadya eh. Oh, hindi ko talaga sadya yun, pare. Hindi ko naman alam na natamaan. Kasi nakapaglaro pa siya noong time na yun eh. Hindi ko alam na ganun pala talaga kaseryoso. So, mula noon, yun na. Kumbaga, text-text. Tapos gabi-gabi, laro na, Dota, ganun. Doon talaga kami nag-start na ka-close talaga ni Jun Mar. Nakikita ko na lagi na silang magkasama ni Mark, tapos nagpo-post na sila lagi ng mga makukulit na pictures, especially nung yung dating FIBA, yung nasa ano sila, Miami, Spain. As in, tawa na talaga akong tawa. Sabi ko, ah, kaya naman pala nakasundo ni Mark to kasi makulit din. Tapos, mahilig din magpatawa, kulokoy din. Tapos may isa pa ako na-discover sa kanya na naisip ko kaya sila naging close ni Mark. Aside from pareho silang makulit, mahilig sila magpatawa, pareho silang mama's boy. And proud mama's boy. My love, I can see on you too. Galingan mo naman! Been waiting for ang inyong 2014 Philippine Basketball Association Most Valuable Player mula sa Pinamungahan, Cebu, from your San Miguel Beerman, Jun Mar Fajardo! Kaagad na abot ni Jun Mar ang tugatog ng tagumpay sa PBA. Subalit nakakala ng lahat na magpapatuloy na ito hanggang sa international stage, isang masamang balita ang sumira sa inaasam na pangarap na muling maghari sa Asia. Siyempre, napu-frustrate din ako nun kasi hindi ako makapaglaro eh dahil injured nga ako. So, alam ko, dami nagagalit sa akin kasi daw hindi daw ako naglaro sa Gilas. Pero ano magagawa ko? Injured talaga ako eh. As a player naman, mahirap sa amin dahil siyempre, wala tayong Jun Mar eh. Wala tayong malaki. Kulang tayo sa rebounder, kulang tayo sa depensa. Ang sabi ko lang naman sa kanya dati, kung ano, di magpagaling ka, yan ang may mga sakit ng player eh. Kung may masakit sa'yo, talagang wala, tao lang. Ang hirap talaga maglaro, may injury ka, gano'n. In fact, Jun Mar umuwi sa kanila eh, sa Pinamungahan. He was really sulking. Hindi na siya sumasagot sa mga phone calls from the media kasi he was really, nanghihinayang siya ba? Lungkot siya. Sabi niya, Mama, sayang, sana kung hindi pa ako na-injured, nandoon na sana ako sa China. Nanonood kami, kitang-kita niya.
talagang ano siya, gustong-gusto niyang maglaro. Ingit-ingit siyang makapaglaro. Siguro kung nandun si Junmar yung kalaban natin yung China, ibang istorya yun eh. Kasi kahit pa paano, meron tayong malaki. At the same time, meron tayong inside presence na kumbaga hindi ka matatakot basa-basa dumipensa na nag-aalangan ka kung talagang totodo ka dito, ganyan kasi mas malalaki nga sila. Sino ba hindi gusto maglaro sa Gilas? Sobrang swerte ko, hindi mahirap para sa akin na sumali sa Gilas kasi nga may height ako. Pero that time lang talaga na may injury lang talaga ako, so kailangan ko ipahinga yung injury ko. Inisip ko kasi pag sasama ako dun sa Gilas tapos may injury ako, wala rin ako maitutulong, di ba? Ako, sa Osaka, ako amahan, nag-goal yun nga, ma-injure lang yung mong anak. Kay nindo to tanawon nga, makaduwa siya sa gawas kay sa Pilipinas, God. Pero saon man nga, dili mong giri kalikayan ng injured. Kuha na lang yun. Kuha na lang tas Ginoo nga. Sa sunod mga panahon, wala na ng injured banta. Kay sayang sa gayong kuhaan panahon. Bukod sa injury na tinamo, kaliwat kanang batikos rin ang kanyang ininda. There were many who suspected na binabawalan siya. In fairness to Robert Noon, hindi siya binabawalan. Sabi niya, no, it's not true. If they want to play, they can play because they will be gaining international exposure and that will ultimately benefit San Miguel as a basketball team. So, talaga lang nagkataon na na-injured si Junmar. Sayang. Sayang na sayang yan. I'm a person that never misses what I don't have. I think we would have been a different team with Junmar, but we never had him. So, it's hard to say what impact he would have had on how the team performed in the Asian Championships. Sabi ko, palakas ka lang, tinexto siya, palakas ka lang, at mas okay na yun, bumalik ka ng 100%, dahil ang pangit naman, pag maglalaro ka, tapos 50% lang yung maibibigay mo, baka batikusin ka pa ng mga tao. Hindi nga ako nag-open ng Insta naman. Kasi nga, may nagsabi sa akin na daming mga basher na kasi hindi ka daw ako naglaro sa Vegas. Tapos, parang nakakalungkot lang na ganun yung reaction nila dahil hindi ako nakapaglaro. Yung reason lang naman nun, injured ako eh. So, ayun, parang inisip ko, hindi mo naman mapipis lahat ng tao eh. So, mas maganda na lang yung palakas ka. Alam kong babalik ka rin sa Gilas. Alam ko pagkabalik mo, ikaw na yung magbubuhat ng team na to. Sa kabila ng kalungkutan na sinabit ng matalik na kaibigan, nagpatuloy si Mark sa pagsisilbi sa bayan. Pilit niyang pinunan ang pagkawala ni Junmar. Hindi man siya singlaki at kasing galing, hindi naman matatawaran ang kanyang puso. Well, I don't think that we saw that situation as extraordinary for the Philippine basketball landscape. You know, this availability issue is something that a lot of people deal with. And a lot of people don't like to talk about it. So when Mark was out, we all shrugged our shoulders and said, well, that can happen. And when he came back, we welcomed him with open arms because we know that can happen as well. And when Mark came back, you know, he didn't skip a beat. He said, I'm here, let's play basketball. And he gave us what he always gives us, that great energy, great defensive awareness, and leadership. Mabuhay Pilipinas at magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang umpisa ng FIBA Asia 2015 para sa ating pambansang koponan, ang Gilas. Pilipinas about to tip it off. Tries to break free from the defense, goes to Youngblood. He's tapped away by Abueva. Here's Romeo, goes behind his back. Sees Abueva on the right side. Fake, goes up. No basket, is tipped in by Ping. Isa pang veterano yan that really can give us a lot of help in this ball game. On the other side. Only 8 seconds now on the shot clock. Castro goes. He'll attack with his left. Masyado malakas. But there's Ping. Ping is there. Lurking on the weak side. Thank you, Ping. Ping comes up. Sends that screen.
They go to Abueva, baseline, inside to Ping. He gets hit. He'll take the jumper anyway and knock that one down. Mark Ping with two big baskets in the fourth quarter. And that gives us an 11-point lead. Now we have a 14-second shot clock. Nakay Ping. Oh! Power move going up. Mark Pingris. Congratulations to China for winning the 2015 FIBA Asia Championship with a final score of 78-67. As Gilas Pilipinas will take the silver medal. Pag-asa ng mga basketball fans nang bumalik si June Mar sa national pool. Ito na marahil ang pinakamalalim at pinakatalentadong grupo ng PBA players na nabuo simula Gilas 1. Nung sinabihan ako na mapapractice ako sa Gilas, siyempre natuwa ako kasi makakabalik na naman ako sa Gilas. Sobrang excited. Excited ako na makabalik ulit sa practice sa Gilas kasi siyempre na-miss yung bonding dun eh. Na-miss ko yung mga kuya ko sa Gilas, so ayun. Siyempre, masaya, may kadota na. Eh, masaya ako, may katulong kami. Masaya ako na may papakita ni June Mar ngayon na yung mga bumabatikos din sa kanya dati na mali. Mali yung mga iniisip nila. Masaya din ako ngayon dahil alam kong malaking bagay si June Mar sa Gilas. Masaya ako ngayon dahil siya yun, katulad sinabi ko kanina, siya yun magdadala nito ngayon na team. Itong Gilas na to, maniwala kayo. Alam kong mag-improve pa si June Mar. Alam kong gagaling pa siya. So I believe na pag talagang pinursigin namin o pinaghirapan talaga namin itong Gilas na to, alam kong makakapasok tayo. Matapos ang naudlot na pagsabak niya sa FIBA Asia, inaasahang dito sa FIBA Olympic Qualifiers babawi si June Mar. We're happy to have him this year. We recognize his ability and we just hope that he can live up to his potential and give the team, you know, quality play from the center position. And we're working towards that. So God willing, that's what will happen. Barring any injury, I think June Mar can compete because of his height and his walk. At saka hindi natatakot si June Mar na sa baggaan. One thing good with June Mar is he meets his challenges. Hindi siya natatakot. But whatever the coach will tell him, he will follow. Actually, magaling ang coach natin. It's how lang, paano lang ilang ibigyan ng responsibility si June Mar. Ako kasi as a coach, kailangan maintindihan natin Pilipinas ang nilaro natin. Mahirap mag-core ng mga player kaya there, may mga pride yan. Kailangan lang malaman nila yung June Mar, dyan ka lumaban at banda, ipaintindi lang niya. Mas lalong gagaling si June Mar dyan, lalo na pag naintindihan niya yung sistema at responsibilidad niya sa Team Pilipinas. Higit pa sa pagkakaibigan, parang magkapatid na ang naging turingan ni Mark at June Mar sa isa't isa. Genuine friendship that was developed. I would be proud to say through Gilas, and it just shows that, well, what we have here is in whatever batch, whether it's 1.0 all the way siguro sa 100.0. It's not just gonna be Gilas. It's never just gonna be a team of basketball players. Lagi ko kasing sinasabi kay June Mar. At least ngayon, bata ka pa, ang layo na nang narating mo. Kasi nung nag-start siya sa PBA, pumutok na agad siya. I mean, nag-boom agad yung career niya. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, lagi mong mahalin yung family mo at yung mga kaibigan mo. Huwag magbabago yung pag-uugali mo at lagi kang mag-invest. Kasi ang basketball, hindi balang araw nandyan yan. Oo, malakas tayo ngayon, pero balang araw. Sabi, 15 years, 10 years from now, mawawala na yan. Yan, basketball na yan. So, hanggang maaari, mag-ipon ka na mag-ipon para sa pamilya mo, para sa'yo, sa future mo, sa magiging anak mo.
Yun lagi kong pinapayo sa kanya dahil nakuha ko rin kasi kay ano yun eh. Nakuha ko rin kay Daniel De Ponso yun dati. Nakakaano din, nakakatuwa. Kahit papaano, hanggang ngayon eh, inaano pa rin nila na nakakatulong ako sa kanila sa court at saka sa off the court, lalo na sa mga advice sa totoong buhay kasi talagang dadating din naman sila doon. Na nakakatuwa din, nakakataba ng puso. John Mar also, ang puso niya nandyan naman eh. Si Mark, kahit na hindi kasing laki, talagang nandyan, lumalaban. And that is one thing na dapat gayahin ni John Mar. Pero si John Mar naman, hindi naman natatakot yan eh. Sabi ko nga, this boy will go places. I think many international scouts will take a look at John Mar, depending on how he performs in the qualifiers. And I hope na sana mag-qualify tayo, punta tayong Rio de Janeiro, para at least ang Pilipinas naman makasali ulit sa Olympics. We are not just a bunch of players or basketball fanatics put together. What everybody wants to be is a family, a band of brothers, but I think that's how everybody should be. Kasi pag ganun ka, whether or hindi lang kayong magkakampi na ano eh, na naglalaro ng basketball, you become a certain a group with purpose. Nag-aalagaan kayo sa isa't isa. You look after each other. No one gets left behind. You sacrifice for each other. It's not just doing things because it's mechanical. You do things because, you know, well, it comes from the heart. Di lang dito, di lang, but ito, yung puso ang driving force mo rin. A good example would be June Mar and Ping. Magkaiba man sila ng pinanggalingan, napagbuklod sila ng iisang layunin. Ang Gilas Pilipinas ang nagsilbing tahanan upang mabuo ang samahan, pagkakaibigan, at kapatirang hinding-hindi kailanman mabubuwag. Maski wala na sila sa mundo ng basketball. 20 years from now, siguro may Dota shop kami. Hindi siguro magbabago yung pagkakaibigan namin kahit wala na siguro yung basketball sa amin. Nandiyan pa rin talaga yung pagkakaibigan, ganun. Doon mo rin kasi mapapatunayan ang isang kaibigan eh. Hindi lang dahil sa basketball magkaibigan kayo. O sa labas magkaibigan kayo, ganun. Doon mo rin mapapatunayan minsan eh. So, nakikita ko ngayon, pag nagka-baby na siya, malamang siguro yung mga anak namin. Shooter yung anak ko, yung sa kanya, big man na may anak niya. Mali mo, magka-teammate pa yung anak namin dalawa, di ba? Pero nakikita ko talaga na ganun pa rin yung pagkakaibigan namin, mas magiging strong. Ako ang kanunang po si Rubio. Ako ang Bisayan dako. At ito ang pintong gilas namin.